Salamat po sa Panginoon, no, na mayroon po tayo muling pribilehiyo na makalapit sa trono ng maawaing Diyos natin. At sa gabing ito, mayroon tayong kalayaan na makausap siya sa pamamagitan, makamaya-maya ng ating sama-samang pagtulog sa panalangin at pasasalamat. Sa gabing ito, gusto ko pong ibahagi sa atin ng isang talata dito po sa aklat ng Roma. Aklat po ng Roma. Chapter 15, verse 13. Isang talata lang po ito. Roma chapter 15, verse 13. Ito po ang sabihin natin parang prayer o pagnanais ng Apostol Pablo para sa mga mananampalataya sa Roma. Ito po ang sabi niya sa Romans chapter 15, verse 13. Nawa ang Diyos na nagbibigay sa atin ng pag-asa ang siya ring magbigay sa inyo ng buong kagalakan at kapayapaan dahil sa inyong pananampalataya sa Kanya para patuloy na lumago ang inyong pag-asa sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Pagpalain ng Panginoon ang pagkabasa ng Kanyang salita. So, meron lang po akong gustong bigyan ng emphasis sa binasa nating talata, yung pong salitang pag-asa. Alam po ninyo, sa panahon ngayon ay, kagaya ng sabi ni Kuya Mark kanina, napakarami pong mga, sabi nga, mga threatening na balita, ano? Sa paligid natin, sa ibang bansa, maging dito sa ating mismong bansa. Pero tayo ba bilang mga mananampalataya ay tayo ba ay dapat din na mawala ng pag-asa o manatili yung ating pag-asa? Dapat nandun po tayo sa pananatili ng ating pag-asa. Sapagkat sabi ni Kuya Mark kanina, tayo ay merong good shepherd, no? Great shepherd of our soul. Siya na nagmamalasakit, siya na sabi nga eh parang magulang o parang ina na nag-anticipate na, baka masaktan tayo, nag-anticipate na siya, nandun na siya sa kagad sa unahan, no? Malalaglag pa lang yung bata, nakasalo na kagad yung nanay. Ganyan ang mga ina, no? Ganun din naman yung mga ama. Pero ganyan ang ating ama na nasa langit, no? Na nagpuprotekta, nagmamalasakit, nangangalaga sa atin. At hindi niya nais na tayo ay malagay dun sa kawalan ng pag-asa. Bakit? Sa mga kapatid, kung titignan natin sa ating panahon ngayon, sa paligid natin, sa mga balita, nakakalungkot na, pakaraming nawawala ng pag-asa. At dahil nawala ng pag-asa, nariyan yung iba ay talagang nadidepress, no? Yung iba ay papatiwakal na nga, yung iba, no? At yung iba nawawala na ng direksyon sa buhay, para bang ano pang dahilan, bakit ako nabubuhay? Pag po ganyan ang katuwiran, eh, ibig sabihin naglaho na yung pag-asa ng isang tao. Wala na siyang pag-asa tungkol sa kanyang sarili, nawala na siya ng pag-asa patungkol sa pamilya, sa kanyang anak. Wala na siyang pag-asa na yung kanyang asawa magbabago pa. Wala na siyang pag-asa para dun sa kanyang trabaho na nalugi, baka hindi na makarecover. Ang dami pong nawawala ng pag-asa. Kaya ang samo po dito ng Apostol Pablo, sa mga kapatid natin sa Roma, nawa ang Diyos na nagbibigay sa atin ng pag-asa. So siya po ang source ng ating hope, no? Walang iba kundi ang Diyos mismo. Siya yung source ng ating pag-asa, hindi lang 'to sa sarili nating diskarte, sariling lakas o anumang ating meron tayo, kundi yung pag-asa natin bilang mga mananampalataya, ito yung naglagaling sa Diyos. At siya rin, sabi dito, ang magbigay sa inyo ng buong kagalakan, kapayapaan, dahil sa inyong pananampalataya sa Kanya, at patuloy na lumago ang inyong pag-asa. So yung hope na yan, ay sabi dito, no, hindi lang pala yung pananampalataya yung lumalago, maging yung ating pag-asa, sabi ng Apostol Pablo, lumago ang inyong pag-asa sa Diyos. So mga kapatid, kapag naman ang isang tao ay punong-puno ng pag-asa, sabi nga eh, tinignan ko yung definition ng hope. Sabi rito, no, hope, eh, similar daw po dun sa salitang expect and aspiration and anticipation. So kapag meron kang pag-asa, meron kang hinihintay, umaasa ka, na-anticipate mo ang isang bagay, kahit malayo pa, kahit hindi mo pa nabibiswal,
Pero umaasa ka. Diba? So ganyan una tayo sa Diyos, diba? Hindi pa natin nakita ang Diyos. Pero we hope, no? Kaya yung pananalangin, expression ng ating pag-asa. Hindi natin siya nakikita, pero alam natin ang Diyos nakikinig. Ang Diyos nagre-reach out sa atin. Ang Diyos ay nakikita niya tayo. So we anticipate na ang Diyos natin ay buhay at nakikinig sa lahat ng ating dinadalangin sa Kanya. At ibig sabihin daw po ng hope, tinignan ko po sa dictionary, sabi dito, no, a feeling of trust, a feeling of expectation and desire, a feeling that something good. So ito daw po yung kahulugan ng pag-asa, no? Andun yung ating tiwala, damdamin na panatag at nagtitiwala tayo sa Diyos, sa Kanyang salita. Napakarami pong tao sa Biblia, sa luma at sa bagong tipan, na kung titignan natin eh, parang hopeless na yung kanilang kalagayan, pero nakasumpong sila ng pag-asa mula sa Panginoon. No? Sino pong kilala natin sa tauhan sa Biblia na nasa hopeless na kalagayan, and yet, ang pag-asa niya ay hindi namatay o hindi nawala. Sino po ang kilala natin sa Biblia na punong-puno ng pag-asa in spite ng kanyang kalagayan na parang helpless, parang wala nang pag-asa sa buhay, pero okay, mayroong nagtataas dito ng kamay. Sabi niya, si Joseph. Yes, isa marahil consider natin si Joseph, no? Ibinenta, inihulog sa balon, ibinenta, no, naging slave. Pero sa kabila ng ganong kalagayan niya, hindi siya hopeless and hindi siya helpless. The Lord was with Joseph. Ang Diyos ay sumasa kay Jose. Si Job, yes, no? Joseph, Job, no? Yan yung titignan natin yung kanilang sitwasyon. Parang hopeless, parang helpless. Bagsak ang negosyo, bagsak ang pamilya, no? Pero ang kanilang pag-asa ay hindi nawala. Ang kanilang pananampalataya, pagtitiwala sa Diyos, hindi nawala. Kaya ano pong nangyari? Kagaya ng binanggit na halimbawa, si Joseph at saka si Job. No? Di ba? Pinarangalan sila ng Panginoon. Inilip ng Panginoon ang kanilang buhay. Si Joseph, nagkaroon siya ng katungkulan, pangalawa sa pinakamataas sa Ehipto. Ganun din naman si Job, no? Tinimes to, minultiply ng Panginoon yung kanyang ari-arian. So makita natin, no, mayroong mga sitwasyon na parang helpless, pero dahil lang kanilang pag-asa ay hindi nawala sa Diyos, nakikita natin sa bandang huli. No? So sabi doon sa isang definition ng hope, a feeling that something good, no? A feeling of expectation. At pinanghawakan ni Joseph at ganun din si Job. Sa bagong tipan, sino yung sa tingin natin parang hopeless, parang wala nang pag-asang magbago? Sino? Si Saulo. Okay, sabi ni Kuya King, si Saulo. Yes, ako sumasang-ayon din, no? Kung titignan natin, religious siya, pero, di ba? And at the same time, murderer siya. Pwede ba yun? Religyoso, pero murderer? Sa buhay ni Saulo, naging posible po yun, no? Religious leader, and at the same time, murderer. Di ba? Kasi siya po yung mastermind sa pag-usig, sa pagpatay doon sa mga Kristiyano noong unang panahon. And yet, makikita natin, no, na talagang ang isang taong nakatagpo sa Panginoong Jesus, hindi mawawala ng pag-asa. Sa kabila po ng kanyang kalagayang yon, itinaas siya ng Panginoon. Si Saulo ay ginawang tinawag ng Panginoon para maging Pablo. Mula sa manguusig, ginawang lingkod ng Panginoon. Kaya ganyan, magandang itong mga binanggit nating halimbawa ay pagkunan natin ng sabihin natin na inspirasyon. Minsan meron tayong mga mahal sa buhay, naisip natin, mga relihiyosong tao, parang sarado kandado, mukhang hindi na makukonvert to sa Kristo, hindi na siya maliligtas. Huwag tayong mawala ng pag-asa.
Lalo na kung sa Diyos natin nilalagak yung ating pag-asa, hindi sa ating sarili, hindi sa ibang tao, sa Diyos. So si Saulo na parang titignan natin, napaka bagsik pero pinalambot ng Panginoon ng kanyang puso. No? Sabi ko, religious pero murderer. Pero binago ng Panginoon ang kanyang buhay. Diba? Sino pa? Sa Bagong Tipan, naalala ko yung isang babae na napakababa ng kanyang self-esteem dahil nga doon sa kanyang kondisyon, no? Yung kung si Pablo ay religyoso at martyr, ito naman ay adulterer naman, no? Yung babaeng Samaritana, naalala natin, no? Yung babaeng Samaritana na mababa ang kanyang self-esteem, no? Kaya nga siya tanghali umiigib eh. Kahit napakainit, tinitiis niya. Kasi nahihiya siya makita sa public. Mababa yung kanyang moral. Bakit? Kasi doon sa maliit na lugar ng sikar, doon siya nakapag-asawa. At yung kanyang kinakasama ngayon, nakapag-asawa siya ng 5, pero meron pa siyang kinakasama, hindi rin niya asawa. Pero kahit na sa ganung kalagayan, makikita natin, no, nang ma-encounter niya ang Panginoong Jesus, meron siyang background tungkol sa Messiah. Kaya nung nag-reveal ang Panginoong Jesus, yung sinasabi mong Messiah, ako yun, kaharap mo. So nang mapag-unawa niya yun, nang maintindihan niya yung Messiah ang sinasabi niya, ito na kaharap niya, pinagtiwalaan niya yun. At matapos niyang pagtiwalaan yung kanyang pinagkausap ang Panginoong Jesus na Messiah, ipinroklama niya, pinakilala niya agad doon sa kanyang mga kapitbahay, doon sa kanyang mga kakilala. So makita natin, no, yung mula doon sa napakababang self-esteem, mababang tingin sa sarili dahil nga po sa kanyang kasalanan na nakakommit siya ng 5 times na adultery, ay itinaas ng Panginoon yung kanyang moral. From adulterer, naging evangelist. Diba? So sabi doon sa John chapter 4, sa pamamagitan ng patotoo ng babaeng ito, marami sa mga Samaritano ang nakakilala sa Panginoon. So see, hindi nawawala ng pag-asa ang sino mang sa Panginoon ay magtitiwala at sa kanya aasa. So nakita natin yung mga Bible character na mula Old Testament, napakarami, maging sa New Testament, no? Kanina binakita ko yung paralitiko, parang hopeless na, helpless, di ba? Pero nandinala sa paanan ng Panginoon na nampalataya, ibinangon ng Panginoon. So mga kapatid, sa ating pumbuhay bilang mga mananampalataya, ang pag-asa natin, no? Hindi natin ilalagak ang ating pag-asa sa presidente, sapagkat sabi ng Bible, pwede bang pakiplas natin? Awit 118, may sinasabi dito eh, no? Awit 118. Awit 118. Bilang mga mananampalataya, may warning sa atin, may paalaala ang salita ng Diyos. Awit 118 verse 8 at saka 9. Awit 118 verse 8 at saka 9. Sabi dito ng salita ng Panginoon. So siguro timing link, bagamat maaga itong paalala pero maganda, no? Advance reminder to sa atin bilang mga Kristiyano at bilang nalalapit na yung election sa darating na ano. Eh sabi rito, no? Awit 118 verse 8 at saka 9, sabi rito, mas mabuting manganlong sa Panginoon kaysa maglagak ng tiwala sa tao. Mas mabuting manganlong sa Panginoon kaysa maglagak ng tiwala sa mga pinuno. So see, ano pong sinasabi ng Biblia? So dito sa translation, thank you kay Mark. Mabuting di hamak na doon kay Yahweh magtiwala kaysa panaligan niyaong tao. Verse 9, higit ngang mabuti ang pagtitiwala kay Yahweh ibigay kaysa pamunuan ang ating asahan. So see? So tayo po, hindi natin iaasa yung ating buhay, yung ating future
sa gobyerno o sa mga leader ng ating gobyerno. O pinagpe-pray natin sila at sila ay niluklok ng Panginoon. Pero hindi natin sa kanila iaasa yung ating future, yung ating kinabukasan. No? Ang ating pag-asa ay lagak natin sa Panginoon sapagkat yan ang sinabi ng Biblia. Mas maiging maglagak ng tiwala sa Panginoon kaysa maglagak ng tiwala sa tao o sa mga pinuno, no? Sa mga leader, sa mga government official. Di ba? Ngayon pa lang, meron ng mga nagko-commercial sa TV. No? So tayo, hindi dapat tayong magtalo-talo dito bilang mga Kristiyano. No? Na ako, kay ganito ko, si ano ang bet ko. Hindi. Lahat ng yan. Sige, kung sino kang, pagpe-pray natin, kung sino talagang kalooban ng Panginoon, yun pa rin talaga ang mananaig. Pero hindi tayo dapat nating ilagak yung ating pag-asa sa tao. Hindi, wag natin sa tao ilagak sapagkat mabibigo tayo. So dito, ang sabi ng sumulat, no? Ang pag-asa natin, ang pinagmumula ng lahat, no, ng pag-asa ay walang iba kundi sa Diyos. At ang dalangin dito ng Apostol Pablo, sabi niya, nawa ang pag-asang yan ay lumago sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Tulungan niya tayo na huwag tayong ma-deceive at patuloy tayong i-enlighten ng Holy Spirit sa kanyang mga salita upang ating pagtitiwala at pag-asa sa Diyos sa kabila po ng mga challenges sa buhay, sa kabila ng mga matitinding pagsubok at hirap, manatili ang ating pag-asa na nanggagaling sa Panginoong Diyos. Pagpalain po ng Panginoon ang kanyang mga salita sa ating mga buhay.